The practice in the past has always been holdover. Oo. Dahil at least yun, kahit na sabihin nating na-extend yung term, at least alam nating pinili ng tao. So, pwedeng compromise yun. Yes, and which is what we did dito sa huling amendment. Holdover. Nag-holdover sila. Dahil meron, kahit paano, may mandato sila. May mga sumuporta sa kanila at meron silang boto na galing sa tao. Pero yung i-postpone ng elections, tapos i-appoint yung 1.6 million. Diba na unrealistic na yun. No, it's no longer democratic. These are 1.6 million positions and it will be by appointment. I mean that I don't think that has been ever contemplated under a, you know, constitutional democracy, that 1.6 million village appointed officials will be appointed by the president. Ang pinaka palagay kong masakit, hindi natin binibigyan ng pagkakataon yung ating mga kababayan na sila ang mamili kung sino ang mamumuno sa kanilang mga barangay. Araw-araw na ginawa ng Diyos, yan ang pupuntahan ng mga kababayan natin pag may problema. Sabi ko nga, frontline. Kumbaga, frontline first. Ano, first line of defense in the war against poverty, war against drugs, etc. Itong mga barangay officials, sila ang nakapain dyan, tapos hindi pinili ng tao. It, you know, pag pinili ng tao, chances, malaking chance, dahil may mandato, mas malaki actually na talagang may suporta. Yun ang may suporta dahil na ipanalo niya yung kandidatura niya. At siya ang pinakamaraming nakuhang boto. So pagka mayroong mga patakaran na gagawin sa barangay, at least alam niya meron siyang suporta galing doon sa mga bumoto sa kanya. Why will we deprive our people in the villages, in the barangays, the opportunity to choose who will lead in their respective communities na napakalapit sa kanila? Dapat bigyan ng pagkakataon. Ang mangyayari rin yan, kanino ang utang na loob ng opisyal pagka hindi halal? E di kung sino yung in-appoint, meron ba siyang utang na loob dun sa mga butante niya? Wala. Pagka lumapit yung butante niya sa kanya, sasabihin, maari, no? Hypothetically, kapitan, hindi niya masasabing, binoto namin kayo. Ano ba? Yung kapitan naman, baka sabihin yung iba, hindi naman kayo ang bumoto sa akin eh. So ang utang na loob ko, hindi sa inyo, dun sa taas. Authority. Which is, again, inconsistent with our Republican representative form of government, na dapat these are representatives of the people voted with a mandate, and that's why it is critical, and we have already postponed it. So enough, no? That is enough for us, and we have to proceed. It will be a stronger democracy if we proceed with the barangay elections, and in my belief is that we are weakening our constitutional democracy when we postpone elections, and rather than have elections, we have appointments made by the executive department.